video na to. Alright. So, ito yung PLDT na GPON modem ko. So, makikita nyo, dinikit ko siya sa dingding. Bakit? Kasi mas malamig pag nasa gilid ng dingding instead of putting it na flat lang sa table or anything sa ano. Ginagawa ko is pinapatayo ko siya. So, nakascrew po siya sa likuran para mas okay yung ventilation niya. Okay? So, para maprotektahan ko rin yung modem, nilagyan ko siya ng plastic para hindi tumulo yung ulan or merong matuluan or mabasa siya. Kasi andito yan sa living room. So, nilalagay ko siya ng plastic to protect the modem. Kasi nga, yan, pag mainit yung modem, napapansin nyo, mabagal yung internet or mag-fluctuate yung wifi or nawawala. Kaya isa yan sa mga factor na kailangan nyong tingnan pag paano ba nakalagay yung modem nyo. Tapos, tip number 2 is yung antenna position. Dapat yan nakatayo vertically. Nakatayo parang tao yan. Hindi yan. Kasi yung signal propagation yan is pagilid, paikot sa antenna. So kung ilalagay nyo yung ganyan, yung signal propagation is taas-baba. Taas-baba, no? Kaya much better, kung better signal coverage is patayuin yung modem and patayuin yung antenna. Dito, mas malakas yung signal, mas stable yung 2.4 tsaka 5 GHz na band pag ganito yung pinapatayo yung modem. So, that's tip number 2, position your modem. Tapos, tip number 3 is bumili kayo ng power bank. So, ito yung power bank ng modem ko. So, dito na nakalagay yung adapter na ng modem ko. So, as you can see, dito na yung modem adapter. So, anything na maputol yung kurente ko sa bahay, hindi pa rin mamamatay yung modem diretso. Kasi, yun nga, meron siyang power supply or power bank na kinakargahan. So, ito, nabibili ko sa Shopee mga around 1,600 pesos each. So, ito yan, battery lang yan, battery pack para sa modem. Simple lang yan. So, for example, ito na yung power ng modem ko. Pag, wait lang guys. So, demo, for example, yung modem, nagkaroon ng power outage. So, ang diretso yan, di pa rin namamatay yung modem ko. Buhay pa rin yung modem kasi ito. So, yan. Power bank sa modem. Napaka-importante. So, yan. So, yun yung plastic na cover na siyang ganyan para sa connection. Okay? So, ganun lang kasimple yung tips para mas stable yung wifi nyo sa bahay na PLDT. So, meron rin yan. Tapos, huwag nyong kalimutan, palitan yung password. Ilagin nyo lang 192.168.1.1 para maiwasan kayong ma-hack sa bahay. Okay? So, for more videos about this, pa-share and subscribe. And kung meron kayong mga katanungan regarding dito sa ZTE F670L, meron din tayong mga video. So, huwag kalimutan mag-share, subscribe sa channel na to. So, paki-comment naman kung anong pang tips na nagawa nyo dito sa modem ng PLDT aside sa antenna, power, tsaka stable. Tapos guys, additional info is pwede nyong i-reset yung modem nyo once in a while para ma-refresh yung memory niya, CPU, at least once a day or once a week. Maganda na rin yung reset na yan. So, ganun lang yung simple para maalagaan nyo yung stable internet connectivity. Maraming salamat and see you around.